Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa naging reaksyon ng mga netizens sa mga nakita nila sa social media accounts ni Main Mendoza kasama na rin po ang kanyang vlog. Ang daming nagalit, ang dami pong nagsasabi na nawalan ng kredibilidad si Main Mendoza sa kanyang pagiging social media influencer. Kasagsagan ng pamumulitika ay hinahayaan niyang gamitin ang kanyang social media upang ikampanya si Panot. Pero ang tanong ng mga true-blooded Aldo fans, kasama ang aming team, bago kayo magalit, bago kayo tuluyang manghusga kay Main Mendoza, sigurado ba kayo na si Main talaga ang nasa likod ng kabi-kabilang posting para kay Panot? Nakikita ba ninyo na sa likod ng laptop, ng iPad, ng cellphone na si Main ba talaga ang gumawa ng mga ganyang bagay? Please remember, lahat po ng nakikita natin sa social media na kasama po si Panot, lahat po ng accounts na yon ay meant for public viewers. No, lahat po ng social media accounts ni Main Mendoza na ginamit po nila ay lahat ay para po sa publiko. Hindi po nila ginamit ang personal Facebook ni Main. Hindi po nila ginamit ang personal YouTube account ni Main Mendoza na si Alden ang naroroon. Kaya magtataka ka, sinasadya ba nila na ipakita talaga ito sa publiko para maikampanya itong si Panot? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Ngayon po kasi no, mga social media managers po ni Main Mendoza ang pinagdidiskatahan ng lahat. Mamaya idedetalye po natin ang mga bagay na yan. Kasama na rin ang online meeting ni Alden Richards kasama po ang mga gamers na kanyang mga kaibigan. Mamaya po natin pag-usapan yan ha, lalo na yung banat ni Alden kanina. Sabi naman po sa inyo, kahit nasa trabaho po ako ngayong araw, eh meron pa rin po akong 15-minute break para i-record po ang mga kaganapan na ito kina Main at kay Alden sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden tulad po ninyo nang wala rin pong ibang inihintay na kapalit. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabaging happenings kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Adelia Day. Sabi niya rito, for sure, 101% alam ni Alden at pamilya ni Main ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Ang magagawa lamang natin is to continue praying hard for her safe health. Main, just pray anak. Kaya mo yan. You have everything you want in life. Halos kumpleto ka na. Close to perfect ang mga taong nagmamahal sa'yo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. I-relax mo ang isip at katawan mo. Father Jeff, huwag mong pabayaan si Main. Mahal namin siya. Tama po kayo, Miss Adelia Day. Sa dami-rami po ng pinagdaanan ni Main at Alden, sa ganitong sitwasyon, alam natin na alam na nilang dalawa ang mga dapat po nilang gawin. Kaya nga ang dapat naman po natin gawin bilang mga loyalist, fan ni Main Mendoza at Alden Richards ay magtiwala po sa kanilang dalawa. Huwag pangunahan ng pangunahan ang magiging desisyon nilang dalawa. Tama, Main. Pwedeng-pwede kang lumapit kay Father Jeff tulad ng ginawa mo noong 2021. Bago mangyari ang panggagamit sa iyo sa politika at showbiz, duman ka kay Father Jeff. Matutulungan ka niya, sigurado yan, at huwag kang mag-alala, naririto kaming lahat para sa'yo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Julie Patricio. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ngayon na rin lang ako nag-comment kasi parang wala na akong masabi basta makinig lang sa updates mo. Pero iba itong update mo ngayon, interesting. So now, give up na sila sa denial nila na yung wedding ni Main at Alden ay hindi real. Kasi bakit, no, eh... annulled kung di totoo.
Tama kayo, Mr. Pinas. Pasilip-silip ako sa daddy's girl. Nakakawalang gana na talagang manood unless siguro kung Tisoy ang kung si Tisoy ang mainstay ng cast, no, nga naman. Nakakaawa si Maine sa ginawa nilang pag-guest kay Panotsky. Jinx. Yung daddy's girl na yan, Miss Julie Patricio, mamaya tatalakayin din natin yan. Kung saan ang director na naman nila, pumatol na naman po sa mga netizens kanina lang. Diba? Mamaya idedetalye po natin yan at nakakatawa, diba? Dati sabi nila, walang kasalan pong naganap. Ngayon naman, naanald na. Diba? Sasapatusin ko yung mga nguso na mga yan eh. Dinadamay pa ang kamalasan na meron si Panot. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Miss Hannah S. Sabi niya rito, Nanay Melly Sumulong po, a senior fan of Maine. Okay, Miss Melly Sumulong po pala ito, no. Sabi niya rito, fan of Maine and Alden. So, sabi ng mga kurimaw, anald na. Kasal ng dalawa. So, ibig sabihin, na totoo ang kasal ng dalawa, bakit nila dinidikit si Arsho kay Maine? Alam pala nila na may asawa na si Maine. Hi, wala magawang matino mga kurimaw na to. And thanks, Mr. Pinas, sa pagmamahal sa dalawa as we love them too. Kahit nga po elementarya, Nanay Melly Sumulong po, no, maiintindihan ang ginagawa nila. Noong una, pinagdidiinan po nilang lahat, ano, na hindi po ikinasal si Maine at Alden. Tapos ngayon naman, anald na agad-agad. Makikita't makikita mo talaga, may plano sila. Nais silang iparating sa lahat na wala ng bisa ang kasal ni Maine at Alden. Kaya naman si Panot ang idinidikit nila ng idinidikit at binubugaw kay Maine Mendoza sa oras na mag-propose, sa oras na gamitin ang sakramentong kasal sa sarsuela nila, convincing nga naman sa paningin ng mga netizens na mauuto nila. Maraming salamat po sa comments and God bless. At ito na nga, kanina naman po, gabi na pero may meeting pa rin po si Alden. Iba po ito ha, kung kahapon sinabi po ni Alden na kung meant to be, meant to be talaga. Diba, kahit anong gawin nila kay Maine Mendoza, kung para talaga si Maine kay Alden ay para talaga kay Alden. As simple as that. Labanan nila ang tadhana. Ano, tingnan natin kung magtagumpay sila. Kung yung kanina nga pong ganap kay Alden ay meeting po yun with his online game friends. Okay? May mga nalilito po kasi sa ganap ni Alden kanina. At sabi ko nga po sa inyo, idedetalye po natin yung ganap na naman po sa daddy's girl. Pinuno na kasi po ng mga Alden fans ang daddy's girl na umani lamang po ng 13 TVCs kung saan napikon na naman po ang director nila at pumatol na naman po sa isang Alden fan kung saan nagpayo lang naman ng isang fan na si Alden na lang ang ilagay sa daddy's girl na kasama si Maine Mendoza para tumaas-taas naman ang ratings nila at TVC, no, para hindi ganyan kababa yung TVCs na pumapasok po sa kanila. Kung ganyan kasi ng ganyan ang TVCs na papasok sa kanila, hindi na nakakataka na maglalaho po na parang bula ang daddy's girl na yan. Kakaunti na lamang po ang pera na pumapasok sa sitcom na yan. Ikaw naman, Direk, nagpayo lang ang isang viewer ninyo, galit na galit ka na. Be professional naman. Everyone is entitled with their opinion po, no? Especially if it is a constructive criticism. Okay? Hindi yung laging mga Alden fans ang lagi mong binobomba. Alam naman namin yon na noon pa, ang gusto mo talaga para kay Maine ay si Panot at never na naging si Alden. Kaya gets namin kung saan ka nagmumula. Kung saan ang hugot mo talagang pagdating sa mga Alden fans high blood ka. Nakikita lang naman nila ang nangyayari mula nang pinatungtong mo si Panot sa sitcom nyo. Tapos galit na galit ka sa mga comments nilang ang onti na lang ng TVCs at ang baba ng ratings. Kasalanan nyo naman talaga. Kasalanan ba yun ng mga viewers ninyo? Diba? Again, kung wala ang mga viewers, hindi po kayo kikita. Totoo ang sinasabi. Totoo yung sinabi mo, may trabaho kayo. Gusto nyong magpasaya ng mga tao. Oo, nandun na tayo. Pero hindi na nga po natutuwa eh. Ang baba na po ng ratings, 'di ba? Ang baba pa ng TVCs na pumapasok. Kung natutuwa talaga sila sa ginagawa ninyong pagpapasaya, makikita mo 'yan sa resulta. At ang TVCs at ratings po, matibay na resulta po 'yan. Kung lagi kang pikon at makikipagpalengkehan ka sa kanila, nawawala po yung, alam mo yun, nawawala yung pinag-aralan mo. Payong netizen lang, direct, no? Be creative, wag haluan ng mga hidden agenda, magiging okay din po ang lahat.
At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ang daming mga netizens ang kinokorek po si Maine Mendoza. Sila po yung mga netizens na no group po, yung casual netizens lang po. Ang sabi nila, panahon ng pamumulitika ngayon, pinapayagan ni Maine na gamitin ang social media niya nitong sila Panot. As usual, ang daming masasakit na salita ang binato kay Maine. Halos subaran na nga nila si Maine Mendoza para lang, alam mo yon, maibash ng todo. Dahil sa lahat ng social media ni Maine Mendoza kasama sa vlog niya, no, ginagamit na po ng mga sarsuwilista. Again, bago po ninyo husgahan si Maine, alamin muna ang katotohanan. Si Maine ba talaga yon? Pinayagan ba talaga niya? Bakit hindi nyo tanungin ang management na may control sa lahat ng public social media accounts ni Maine Mendoza na malapit po kay Panot? Bago kayo mag-conclude na si Maine yon, nasa camera ba kayo ng cellphone or ng laptop? Kaya nakikita nyo na si Maine talagang gumagawa nun. Again, hindi po yan personal social media accounts ni Maine Mendoza. Alam natin ng lahat na lahat ng mga pinakikita nilang yan ay for public viewing. Alam natin lahat na ang personal accounts niya na sa Facebook, sa YouTube ay hindi nila ma-access. Lahat ng mga nakikita nyo ay para lamang po sa public na kontrolado din ng kanyang management. Open your eyes, people. Especially ang tao, no, ang taong tatabil ng dila against Maine Mendoza. Shame on you, social media manager ni Maine, ano? Kredibilidad naman ni Maine ang nawawala bilang isang social media influencer dahil sa ginawa nyo sa public accounts niya. Muli, no? Aming lilinawin na okay lang makipag-argue, wag lang to the point na magkakapikunan na dahil pare-parehas naman po tayo nagmamahal kina Maine at kay Alden. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.